What's up guys and welcome to Rascal TV. Tayo ngayon guys ay merong re-reviewin na bagong product ngayon. Ito ang Telesin U-shaped neck mount holder, no? Ito guys ay holder ng mga camera like GoPro, Insta360 at ano-ano pa guys. So ito na guys, ay papakita ko sa inyo ang kanyang laman guys, no? Ang una-una ko papakita sa inyo, ito ang ano, no? Yung neck niya, tapos yung manual, and then yung mga kanyang mga kasamang accessories guys, kung saan natin ay ma-mount yung ating camera guys, no? Okay guys, papakita ko lang sa inyo guys. Ito guys yung magnetic niya, no? Kung saan mo siya direct hilalagay doon sa mismong unit. At ito namang isa guys, pag gusto niyo guys ang vertical mode guys. So ngayon guys, ito guys papakita ko sa inyo ang Telesin na ano, no, pang neck talaga siya guys. Yan ay sobrang lambot guys, pwedeng-pwede nyo siya i-bend kahit anong gusto niyo guys, no? Yan guys is gawa sa silicone, kaya ano siya, comfortable siya guys. Pwede yung baguhin guys yung shape niya yung pag gusto nyo. Yan. Kaya yung sample niyan guys, may kita nyo. Pwede nyo siya guys i-bend anytime you want guys, no? Pwede rin siya guys yung pampasikip sa neck niyo guys, no? Kung may kita nyo siya, I think guys ito ay durable at pwede siyang pang matagalan guys. So yung sa likod niya guys, yung button kung saan nyo siyang i-unlock, no, yung mismong neck niya. And then kung makikita nyo guys sa loob, yan yung kung saan siya nagla-lock, no, yung mismong ano, no, yung mismong lock niya sa mismong neck, no. Ang gulo-gulo ko guys. Basta guys, yan yung guys sa gitna, no, kung saan siya ilalock. Yung gitna guys, yan guys is magnetic yan, no, sa loob niya, no. Magnetic din yung nandun sa ano guys, yung nandun sa yung kanina pinakita ko sa inyo. Mamaya guys, testing natin yan guys. And then yan guys, yung babalik ko siya guys sa pagkakalock niya, no. Medyo mahirap siya guys i-lock ulit. Kaya guys, siya ay ano, no, I think safe naman yung ating ano diyan guys, yung camera, no. At feeling ko guys, yan ay tatagal naman sa atin guys, no. Pero guys, hindi ko lang alam yung kanyang durability. So ngayon guys, ang gagamitin natin camera ay Insta360 ONE RS guys. May kabigatan din to guys, itong ano, no, yung camera na yan guys, no. So ngayon guys, ating ikakabit ngayon sa ating camera. Let's go. So yun guys, tayo guys yung tapos na magkabit, no. Ayan, kung makikita nyo, ganyan guys yung kanyang ano guys, yung kanyang itsura guys, no. Ayan. Yan yung kakabit natin guys sa ating unit, no. Yan, dyan mismo. So ngayon guys, ay papakita ko sa inyo. Itong isang yan is pang vertical mode yan guys, no. Pag gusto nyong kumuha ng portrait or vertical, yan ang kailangan nyo guys yung gamitin, no. Ikakabit nyo lang din siya dyan guys, no. So yung kailangan nyo lang ng extra pang lock dyan guys, no. Yan, kagaya nyo guys, yan. Kailangan guys, dalawa yan guys, yan. Para magamit nyo yung lock guys, yan. Yung for the vertical mode. So ngayon guys, tatry natin ngayon sa ating unit, no. Ngayon guys, no, bago natin siya guys itry, check muna natin guys yung manual, no. So yung according sa manual guys, kailangan daw natin siya guys i-turn ng pa-clockwise, no. Hindi counterclockwise guys. So ayan guys, kung makikita nyo, na-test natin siya ngayon. Take note guys, yan ay magnetic guys, ha. Magnetic yan, kaya safe na safe yung ating yung camera dyan. Pero hindi ko sure ko talaga safe na safe guys. So ayan guys, na-turn ko na siya ng pa-clockwise. Kung makikita nyo guys, gumagalaw lang siya ng konti, no? Pero hindi ko sure ko talaga safe na safe yan. Pero tingin ko naman guys safe siya, since nakalock naman siya dun sa mismong mount guys. So ayan, kung makikita nyo, inaalog-alog ko pa at inaalalayan ko ng aking kamay guys, para matesting kung talaga siya ay matibay or hindi. At yun nga guys, is may nakita akong parang naka-usli, no? Yan ay nakabuka, hindi ko lang kung bakit, pero tingin ko naman ay siya ay cover lang ng mismong mount guys. So I still double checking guys kung matibay. At kung nga pala guys, yung camera ay pwede nyo pala siya dyan guys, yan, itayo gamit ang silicone guys. Kung makikita nyo, ganyan yung tsura nya, no? Pwede ba guys, nakita nyo naman siya, oh, nakatayo nya, no, diba? Pwede siya gamitin sa table nyo pag gusto nyo kumuha ng picture, no? I think same lang din guys yan dun sa pang cellphone, no? Nung mountong cellphone guys, yan. Pwedeng pwede nyo siya guys itayo. Yan, pag ganyan siya.
Pero I think that's ano na rin, no? That's useless na rin. Then pwede naman kayo yung bumili ng ano guys, no, ng mini tripod, no. Kaya I think I don't know kung may gagamit sa inyo ng ganung technique. So yan, kung makikita nyo, double check ko pa siya at tinatry ko siyang i-bend or i-force tanggalin yung mismong ano niya. Kaya kita nyo guys, maangat siya. Pero hindi ko guys kung siya ba yung nakalock or something, pero napansin ko kasi siya ay nakaangat, no. Ayan, kung makikita nyo, pilipilit ko pa rin siyang tanggalin. Tingin ko naman guys, matibay naman siya. Ayan, kung makikita nyo, kung nga pala guys, no, yung kanyang pag-unlock guys is clockwise din guys yung ginagawa ko, ah. So hindi siya pa counterclockwise siya. Pero guys, itong mount na to ay hindi ko alam yung kanyang integrity talaga kung safe, pero tingin ko naman safe talaga, no. Pero for me, sa inyo, comment down below guys kung ano sa tingin nyo, kung talagang safe ba or hindi gumamit ng unit, no. Kung nakikita nyo guys, umangat na siya, no. Tingin ko guys, ang umangat lang dito is yung mismong cover lang, no. Kung makikita nyo, yung cover ng mismong Telesin unit mount, no. Yan, kung makikita nyo ngayon. At I think safe naman siya at nakadikit pa naman yung ating ano, no, yung ating camera sa mismong mount. Tingin ko naman guys, yung cover lang siya, no. Kung makikita nyo, yan siya. Susubukan ko pa rin siya guys, iangat-angat, pagilid-gilid, pataas-taas. Tingin ko naman, ayaw, matibay naman siya, no. So yun guys, pag kayo guys yung may tanong tungkol dito sa ano, no, sa unit mount holder, no, just comment down below guys. So ngayon guys, at te-testing na natin siya guys sa labas at titingnan natin guys kung ano ba ang kanya itsura guys. Let's go. So yun guys, ganyan guys ang kanya itsura, no. Mamit pala ako guys ng ibang mount, no, para pwede ko siya guys ma-rotate ng 360 degrees, so pwede ako mag-vertical move. So yun guys, ito na pala guys yung ating test ride, no. Kung makikita nyo, yan guys ay nakalagay sa ating neck, no. Yan, makikita nyo, ganyan yung kanyang ano guys, yung kanyang point of view pag gamit nyo na ang U-neck mount holder. Yan, ganyan guys yung kanya itsura, no. Kung makikita nyo, stable siya, no. Yan, stable siya, hindi siya ganong maalog at swak na swak guys, lalo na guys pag maganda ang inyong camera guys. So yun guys, ito yung kanyang ano, no, yung kanyang ano guys, next view ay yung tatry natin dito guys is mag-sprint. Pero guys, hindi tayo dito tatayo guys, no. Isa sa mga pinaka ayaw ko lang dito guys is siya ay magalaw-galaw yung mismong ano, no, yung mismong U-neck mount sa aking leg guys. Kung makikita nyo, ano siya, no, parang nagano siya, napupunta yung camera paharap at palikod, no, parang up and down siya. Kung makikita nyo, hindi lang siya guys halata sa mismong ano, no, video, dahil na ang camera ko guys ay 6 axis, so kaya kahit ganong alog niya, makikita nyo, napaka stable pa rin niya guys. Yan, alog ba alog. So yun guys, another point of view, portrait mode o tinatawag na vertical mode, no, ng mount. Hindi ko pa alam kung ano yung ano, kung ano yung kanyang resulta, kung maganda ba, kasi medyo maalog. Maalog siya pag nasa neck, no. Siguro mas maganda pag meron tong ano, pag meron tong parang chest ano guys ang tawag doon, chest strap guys. Yan, chest strap, kasi guys maalog talaga siya. So yun, tapos lalo na yung pag merong lubak, example ito, yan, no, yan, maalog siya, maalog. So hindi ko alam kung ano resulta nito mamaya. Medyo excited ako makita. Wow, pick up. Best, bestie.
guys. Ngayon guys, is nakita niyo na no yung kanyang ano no, kung ano yung kanyang POV no, once na ginamit niyo ang Unix mount holder no. Nakita niyo na kung ano kanyang itsura sa landscape at portrait guys no. Maalog siya guys no. Pag ano no, pag gamit niyo is bike, siguro guys pag motor, hindi niyo na kailangan guys ng strap sa chest no, para lang ma-secure yung mismong mount doon sa mismong ano niyo sa inyong neck guys no. Pero guys, sa ating mga yung nagbabike no, maalog siya guys no, nagaano siya up and down no, lalo na guys pag may lubak or so at sobrang bilis guys ng takbo nyo, nagaano siya pataas baba siya no. Kaya guys, pag kayo guys is nagbabike, I recommend na gumamit kayo ng chest strap guys no, or any kind na yung tali na pwedeng mag-hold dun mismo sa neck mount guys no. Kasi nga umaalog siya guys no, hindi siya maganda pag ano na, pag sobrang bilis ng takbo nyo no, at saka pag marami guys lubak no. So yun guys, for the ano guys, for this video guys, for me, pag biking guys, pwede siyang magamit guys, pero hindi ko siya recommend without chest strap guys, lalo na guys pag hindi guys maganda yung ang inyong stabilization na inyong camera guys no. So yun lang yung masasabi ko dito sa ano no, sa Unix no. Pero for me pang ano lang siya guys, so pang e-scooter lang siya, pang motor no, at pang kotse guys, pwede niyo siya guys magamit kung gusto niyo ng bagong POV guys. Ayan. Pero guys, pag biking, I recommend bili kayo ng chest strap guys no, para hindi siya ganun guys kaalog, lalo na guys pag yung camera niyo guys ay hindi maganda ang stabilization guys. So yun guys, kung kayo guys ay may comment, suggestion, just comment down below. And don't forget to subscribe to my YouTube channel guys. And see you again soon. Bye!